Hello mga ka-triggers! Welcome to my vlog. This is Didong. Nandito na po ako sa bahay ni Brenda. So wala sila ngayon. Nasa Cebu sila. Ako naman is galing ako ng Hingog City with Indecatok and Odiva. And of course, sa Samara. Ngayon, syempre dahil masakit ng katawan ko, nagpahilot ako at nagpamasage ako. Kilalanin natin ng maigi. Siyempre dahil tinutulungan namin to ng social climbers, especially kay Brenda din, tinutulungan to namin si Ansing. So, ngayon, kilalanin natin ng maigi kung sino talaga si Ansing sa tunay na buhay. And ladies and gentlemen, our guest for tonight, come on, let's go! Palakpakan naman for Ansing! Hi, Ansing! Hi. Kumusta ka? Okay lang. O, lakasan mo boses mo ha? Ansing, may tanong na ako sa'yo, Ansing, kasi marami kasi natatanong sa akin na Miss D, kailangan tulungan mo si Ansing kasi kawawa naman. So, actually, si Ansing kasi marunong talaga siya mag-massage. Nag-massage siya sa akin ngayon. So, babayaran ko siya ngayon dahil papunta siya sa nanay niya bukas sa Claveria, no? Oo. Sa... Mat-E Claveria. May service din yan, di ba? Yung pinunta natin na Budik. Malayo pa yon. Hindi. Ano lang, hindi pa, hindi mo. Malapit ka. Malabian lang siya. Madaanan. Madaanan lang siya. Bago mag-Budik. Oo. Okay. Sino si Ansing sa tunay na buhay? Anong pangalan totoo ni Ansing? Ako po si lakasan mo, ako po si Francis Sina. Yes. Ilang taon na si Ansing? 30 years old po ako and natao po ako 1990. Kailang birthday mo? October 7 po yung birthday ko. Ano ba yan? October ka din, ang papangit pala ng October. Charot lang. October din kasi ako, October 4. So ikaw naman October? 7. Oh my God. Ngayon, Ansing, may tanong ako sa'yo, Ansing, ha? Ano ka lang, sumagot ka lang ng totoo, huwag ka mag-pretend. Ibig sabihin, ayaw ka hadlok sa Bisaya, ha? Huwag ka matakot sa Tagalog. Okay. Si Ansing ba... may trabaho ngayon? Wala po. Naglalaba po ako sa kapitbahay. Racket po. Racket mo yan, maglalaba sa mga kapitbahay? Sino magpapalaba? Sino magpapalaba? At least meron kang kinikita. Magkano ang perlaba? Isang linggo, 300 pesos lang. Okay lang po yun. Ano 300 pesos lang? Kadala ba magkano ang bayad? 300 lang. So, sa isang linggo, nakailang labada ka? Apat na linggo. Isang buwan na yan. So, sa apat na linggo, apat ka din maglalaba. Oo. So, ang kita mo, 3, 6, 9, 12, 1, 2 sa isang buwan. So, sa 1-2 na yan, anong nabibili mo dyan at saan mo dinadala yung 1-2 na yan? Yung iba, iniipon ko po yung iba. Yung 200, iniipon ko kasi yung 100 po, ibibili ko po ng ulam ko at saka bigas. So, nag-iipon ka ng 200 para asa man, para saan? Para sa may ano ako. Kumuha kasi ako ng ano yun, benefits ng ano po, Serviamos ata yan, pangbayad ng 234 ata isang ano yan? Anong benefits yan? Ano yan? Insurance. O yung insurance po. Para asa man na siya? Para kung ma... magkasakit ka? Kung hindi. Kung mawala naman ako dito sa mundo, meron akong benefits. Parang pioneer, ano ba tawag diyan?
funeral ano plan, funeral plan. Ibig sabihin niyan, aka ng parang St. Peter. Oo. Parang St. Peter Life Insurance. Funeral plan nga yan. Ay, at least, di ba, meron siyang gano'n na idea sa buhay niya. Tapos, ang sing, paano ka nakatulong sa nanay mo? Yung sanay mo pagtahabang sa imong nanay nga, ang imong kita in ana arasa sa kabulan. Ano po, yung pag-loan naman ako ng ano yun, yung nag-loan ako, hindi ko yun ginalaw. Kaya, ginamit ko po yun sa gamot na kahit yung anong gamot po niya, mahal. Isang ano po, tabletas is 1,000 lang yun. Tapos, 2 lang binilhin ko para susunod kasi 1 linggo mag-iinom siya noon ng tabletas. Hindi ba siya araw-araw nag-inom ng gamot? Hindi po. Sa 1 linggo, ilang beses siya mag-inom ng gamot? Isa lang. Para sa kidney siya. Niya. Pati kidney niya. Sa kidney lang niya. Ang sakit niya is diabetes at sa kidney. Oo. Kawawa naman. Wala naman akong pambili sa ano niya, paa. Kaya nag-iipon ako muna dahil. Okay, Ansing. Ilan kayo magkakapatid? 5 yung mga kapatid. Apat po yung mga kapatid ko at panglima ako. Dahil panganay po ako, may kasunod din ako ng lalaki din. De, iba din lalaki. So, pang-3 na po yung lalaki niya, yung ano ng mama kasi kinakasama. Ah, so, di, 5 kayo magkakapatid? Oo. Ikaw ang panganay, ikaw ang kamagulangan. Oo, ako kamagulangan. Tapos, sunod, lalaki. Lalaki. Sunod naman, lalaki. Lalaki. Gapon. Susunod naman, lalaki. Lalaki. Yung, sunod naman, babae. Na. Ah, bunso niyo ang babae. Mm-hmm. Isipin na edad, ano ng edad ng babae? 16 po, may anak na siya. Ah, nag-asawa na siya ng bago. Pero may asawa na siya, pero iniwan siya ng asawa. Ngayon, meron naman siyang asawa ngayon. Ah, talaga? Malandi. Charot-charot na. Malandi. Nagaya ko, char lang. Wala naman ako so, lalaki. Yung mga kapatid mong na 3 lalaki, ano mga trabaho? Yung ano po, yung kasunod ko po, yung trabaho niya ay nagmamason po, naggagawa po ng bahay. Ah, po ng construction. Oh, yun, yun naman, pangatlo po, trabaho po siya ng, hindi ko alam yun, parang sa ano, yun sa krusada yun, sa nagbabantay ng truck ata yun siya. Ah, yung pang-apat? Yung pang-apat naman, yung pang-tatlo pala, nandun pala sa Cebu, yung pang-apat, nandyan sa nagbantay ng truck. Ah, anong trabaho sa Cebu ng isa? Hindi ko alam dahil hindi naman siya umuwi. 10 years na siya hindi umuwi. Ah, okay. Ansing, may tanong lang ako sa mo ha. May tanong ako sa iyo. Ang tanong ko lang sa iyo, paano nakatulong ang mga kapatid mo sa nanay mo bukod sa iyo? Unsay na itabang sa imong mga igsoon, pwera lang sa imo ha. Ayun pong kasunod ko po dahil kapag wala siyang racket na ano pang ano paggawa sa bahay dahil pupuntahan kasi siya doon sa bahay. Pumupunta sa bahay ning sa nanay. Yung ano po kasama ng mag ano ng bahay yung paggawa na o ganun magtrabaho na tayo, punta na, bumalik na tayo doon ka, aga tayo bukas. Hindi, ang tanong ko, tumutulong ba siya sa nanay? Oo, tumutulong naman siya. Ano binibigay niya? Pera po din. Pera, pero nasinggiro din siya. Minsan lang siya magbigay. Walang asawa? Wala. Okay. Sa lahat ng magkakapatid, sino ang kasundo mo? Yung pong 2. Sino doon? Yung 3, yung nasa Cebu. Saka yung babae. Yung babae at saka yung nagbantay ng truck. Yung kasunod ko, hindi kami makasundo. Okay, sinong mas... Kasi diba sa magkakapatid kasi meron kang kagalit. Sino ang kagalit mo yung nasa kasunod Cebu? Ko lang. Ang kasunod mo lang. Nag-aaway kayo palagi? Oo, dahil... Bakit siya naman, daw? Kapag maglasing siya, pagalitan niya ako dahil sa bahay, may ginagawa naman ako sa kapitbahay, tapos pag-uwi ko, pagalitan niya ako. Bakit daw?
palagi na uwi na dito, hindi na naman magluto, ganun. Okay, nagagalit siya. Nagagalit ba siya talagang bakla ka? Hindi naman. So, sino ang kasama ng nanay mo doon sa bundok? Yung panganay ko po, yung bunso ko. Na babae? Oo. Ah, ang kasama niya doon, manugang niya yung asawa ng kapatid mong babae. Oo. Sila doon nandoon ngayon. Andun din yung papa niya, yung stepfather ko. Tapos ngayon, Ansi, may tanong na ako sa'yo ha. Gusto mo bang sumama sa Manila? Yun ang problema. Bakit? Ano problema? Meron ka bang hindi maiwan dito? Ayaw mo bang umalis dito sa Cagayan de Oro, dito sa Misamis? Sa saan? Dahil may hindi maiwan? Hindi naman, pero yung... Mamimiss mo nanay mo? Ano hindi, ba? Namimiss ko lang yung mga kapitbayang tumutulong sa akin. Ah, pero at least kung makasama ka sa Manila, pwede kitang bigyan ng work doon, maging assistant kita, at magiging kapitbahay na kami ni Brenda, mag-iisang bahay na kami ulit ngayon. So, gusto mo bang sumama? Yes or no? Gusto naman, pero yes. Yes po. Gusto naman, pero yes. Oh. Okay. Si Ansing ba may boyfriend? Wala. Wala akong boyfriend. Hindi ako naghahanap kasi matagal na po akong matagal na akong walang boyfriend. Pero nagka-boyfriend ka? Dati, bata pa ako. Ilang years kayo umabot? Ilang months lang? Ano lang, nagkilala kami is 2015, buhay-buhay po yung lola ko. Tapos... Hindi, umabot ka ng isang buwan? Ano, tatlong buwan. Bakit kayo naghiwalay? Dahil pumunta siya sa ibang bakla. Pumunta sa ibang bakla. Oo, kaya, sinira ko na lang yung puso ko para hindi ko na mag-alala. Ay, bakit naman? Huwag mong isara. Malay mo naman may darating na bago at saka much better pa sa dati mong boyfriend. Ikaw ba, ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Yung, mabait at saka matulungin at hindi kung mabait pa lang gusto mo, daga yon sa Tagalog. Hindi, ang sa'yo gusto ni mga physical attribute, ibig sabihin, makita mo yung istsura ng lalaki, gusto ko siya. Ang sa'yo gusto ni mo, kaneng matangkad, kaneng kahit ni mo, maliit sa'yo. Anong gusto mo sa mata, bilog o chinito? Yung chinito. Ayun, parang Chinese-Chinese sana. Ang sa'yo gusto ni mo sa kining ko, kaneng moreno, kaneng... Kayo maputi lang siya. Maputi. Matangkad. O gamay lang siya, no? Matangkad na lang. Matangkad. Si Ansing ba, nasaktan na? Sa pag-ibig? Oo, nasaktan na man. Pero, umiyak ka ba? Pangisa lang yun. Umiyak ka ba? Oo, umiyak. Nakita mo ba yun? Nakita mo yung namakla ni ibang boyfriend mo na makla? Nakita mo, actual? Oo, dahil nagiinuman sila doon. Yung kasama ko, nag-iinom din kami doon. Doon kami nagharap-harapan. Ay, nakita talaga kayo? Oo. Inaway mo yung bakla? Hindi. Sana sinapak mo? Charot lang. Sinabi ko naman yung lalaki na yung boyfriend ko na, anong pipiliin mo, siya o ako? Ay, ang sabi ng boyfriend mo? Wala. Wala siyang pinipiliin. Wala siyang pinipiliin. Okay. Nagbibigay ka ba sa lalaki? Sa boyfriend? Hindi naman kasi, kapag nagtrabaho kasi siya. May trabaho siya. Yung una, ako naman ang nagbigay sa kanya ng pira dati. Yung wala pang sakit yung mama ko. Okay. Okay lang yan. Walang problema yan. Lahat naman tayo nagbibigay sa lalaki. Pero, part na ng buhay ng bakla yan. Pero wag naman buo. Kasi may pamilya ka pa rin tutulungan. Hmm. Ganon din ang nangyari sa akin. Kito ngayon, masaya ka pa naging nakilala mo ang social climber, Camila Brenda? Masaya. Kung hindi dahil kang macro. Sila crud lang. Si Macro naman yung BFF ko, yung kapitbahay ko, kinakasama ko dati. Kaya nakilala ko si Brenda Midge po. Yun ang nagsimula po. Simula.
So ngayon kasi, di ba, nagbablog ka na, masaya ka ba sa pagbablog mo? Masaya naman. Masaya naman po yung life kapag may vlog. Dahil palaging, andun po yung mga misis. Ito yung final ano ko sa'yo. Anong pangarap ni Ansing sa buhay? Gusto ko lang na makabahay lang at saka may matirahan para naman hindi naman sila mapupunta doon sa malayo, doon lang siya pala. Alis-alis. Kung magbabahay ka, saan lugar? Doon lang sa amin lang. Dahil andun na yung mahal sa buhay. Doon lang. Sa ano, sa kahit tabing dagat lang. Okay, Ansing. Salamat sa'yo, Ansing, ha. Oy, guys, thank you so much sa pag-subscribe kay Ansing, ha. Ito na lang yung last question ko. Ang last question ko sa'yo, okay ba sa'yo ang mga social climbers? Okay po. Okay naman sa akin. Dati naman yun eh. Kahit pinaano-ano nila ako, binubuli-buli, pero okay naman yun dahil para lang sa mga barkada yun. Yes, hindi tama yan, Ansing. Huwag kang ano, kasi kami kahit binubuli ka namin, mahal ka namin. Alam ngayon, i-invite mo na sila na mag-subscribe sa YouTube channel mo. So, please subscribe Hannah Senna YouTube channel and Facebook Hannah Senna. Thank you so much. At pasalamat sa mga sponsors mo. Thank you so much sa nag-sponsor sa akin na nagbibigay po. At sa yung si Franz Taigo, day-day na lang daw, ang sabi niya, from America daw. At saka, thank you so much din kang Ma'am Miriam from America din. Thank you so much, Ma'am, na tinulungan mo yung mama ko pang bili ng gamot. Wow! Thank you so much, Ma'am. Thank you so much, mga ka-triggers. Ayan na po, nakilala natin si Ansing. Next time, gagawa ko ng fast talk sa kanya. So, at least ngayon, inano muna kayo para makilala nyo talaga si Ansing. At ngayon, dahil nag-massage siya sa akin, pabayaran ko po siya. At saka, para may pasalubong siya sa nanay niya bukas. And Thank you so much sa inyo po, mga ka-trigger. I love you all. And always keep safe. Wear your mask. Wear your face shield para iwas tayo sa COVID. And thank you, Ansing. Thank you, Miss Didi. Thank you talaga dahil pina-unlock ka ng interview ko. At saka ang sarap talaga niyang mag-massage. And I love you all. Thank you. So bye-bye. Much.